Hello, paring Don here. Ito na. Ituturo ko na. Ito yung ginawa kong fingerstyle. Fingerstyle guitar cover. So yung kay ang reference nitong ginawa kong guitar cover ay yung kinanta ni Dan Ombao, naka E standard. Okay, ang gitara. So ang chords, ang umpisa niyang chords ay yung sa A major 7 tsaka E. Doon. So mataas ang kantahan. So makikita niyo rin yung chords. So maituturo ko yung fingerstyle tapos yung chords na rin. Ayan ang gagawin kong tutorial ngayon. Masabit pa. So ayan, okay? Diba sa ginawa ni Dan Ombao, meron ganun sa intro, diba? So ayun, matututunan niyo yung intro tapos pwede niyo i-cover so. Tapos later on, kung gusto nyo talagang pag-aralan yung fingerstyle, dire-diretso hanggang chorus, nandito rin sa tutorial na ito, diba? Okay, let's start. Mag-umpisa tayo sa chord na A major 7. So, ito yung gagawin nyo dun sa chord na A major 7. Yun, yun lang. Kasi susunod, E na E. E na yun. Okay? So, paano yun? Sa A major 7. So, i-ready nyo na yung dalawa yung daliri. Itong ring finger tsaka middle. I-ready nyo na sa 6th fret. Huwag kang malikot. May pusa dito. Nandito ulit yung pusa ko. Pusa namin. I-ready nyo na yung dalawang daliri sa 6th fret sa 3rd string at 4th string. Okay? Tapos, babanat kayo sa open 5th string. A. And then, pwede nyo kalabitin yung dalawang string na ito. Pwedeng sabay. Or, yung ano lang, third string lang. Okay? Pero sa tab, sabay na siya. Okay? After nun, susunod nung kalabit na yun ay second string, fourth fret. And then, itong index mo na ando sa second string, fourth fret, lilipat sa katabi, sa fifth fret. Okay? And then, huwag nyo nga alisin yung mga daliri na yan. Itong hinliliit, pupunta sa second string. Pero huwag mong tatanggalin ito. Naka-ready na siya. Punta ka sa 7th fret, second string. And then, bitaw mo yan, yung hinliliit. Yan! Kaya huwag mong tatanggalin. Dahil patutunugin mo ulit yung second string, 5th fret. Tapos, balik sa 4th fret. Yan. Yan ang A major 7. Paano yung buo? Mabagal. 5th string, 4th string, 3rd string, 2nd string, 4th fret, 2nd string, 5th fret, 2nd string, 7th fret, 5th fret, 4th fret. Mabagal na buo. And then E. Kalabitin ang open 6th string. And then kalabitin ang 3rd string 4th fret. Dalawa. And then 4th string 6th fret. And then balik sa 3rd string 4th fret. And then 6th fret 3rd string. Yun. Paano yung buo? Okay, again. Okay, and then, susunod na. Babalik na sa A major 7. Ganun pa rin ang ready mo. Ayan, yung 5th string, open, tapos 4th string, 3rd string sa 6th fret. Pero, ang kakalabitin mo, subay, pwedeng sabay-sabay na siya. Yung 5th, 4th, and 3rd string, sabay-sabay. Yun, para kang nag-strum. And then, yan. Yung index mo sa 4th fret, 2nd string.
Ganon. Tung-ting, tung-ting. Okay? Again. Start. Strum. And then, tung-ting, tung-ting. Second string. Fourth fret. Fifth fret. Fourth fret. Fifth fret. Okay? And then, ting-ting. Ito yun. Sa first string. Sa seventh fret. And then, pwede ka na umalis yung kamay mo. Punta ka sa 4th fret, 1st string. And then, pwede kang mag susunod na chord ay E ulit. Pwede kang mag E chord. Parang ano na yan? Parang ad-lib mo na yan. Freestyle mo na yan. Bahala ka. Pwede kang mag harmonics. Dun sa dulong string. Sa 12th fret, harmonics. Basta E siya. So, ibig ko sabihin, pag ginawa mo yung second part na A major 7 E, parang ganon. Okay? Gawin na natin yung buo. Kalabit. E. Balik sa A major 7, strum. Then, first string, 7th fret, 4th fret, E. Wow, meron mga ganon. Bahala na kayo. Kaya nyo diskartehan yan. Okay? Tapos, uulit siya. Tapos, isa pa. Ito, bawat sandali na lang. Yun. After nito, yun, tutugtugin mo yung 4th string, 6th fret. And then, nag-BB ka. Or, ditong B. Bahala ka na. So, paano yun? Bawat sandali na lang. Yun, yung part na yun. So, again, sa A major 7, then 4th string 6th fret B, and then kakanta ulit. Ito pa, isa pa. Pag nagkakamali ka, didiskartehan mo yung timing. Okay. Ito na, yung bawat sandali, mag-iiba na, sa D, sa chord na D na siya. Ano yun, paano yun? Ito, open mo yung 4th string, yung D, tapos patungan mo yung 3rd, 2nd, okay? Or, ganito na lang. Kaso, kailangan ma-stretch nyo yung daliri niya. So, ganito na lang. Iwasan nyo na lang makalabit yung first string, okay? Paano yan? Pagkalabit mo nung 4th, 3rd, and 2nd, nandito sa 7th fret, yung 2nd and 3rd, biglang sa 2nd string, 9th fret. And then, 10th fret, 9th fret, 10th fret, and then 3rd string, 10th fret, and then B. Okay, tring, ting, ting, tong, ting, tong, ting. Ito, mas nadadalian ako dito sa daliri kong ito eh. Yeah. And then, mabanat na tayo sa chorus. Chorus na tayo. Ang pwede nyong gawin sa chorus, ganito. Sa B, sa chord na B yun. So, paano yung diskarte na yun? Gawin nyo ito, ipatungan nyo itong 4th string sa 9th fret, ipatong nyo. Tapos, 3rd string sa 8th fret, and then 2nd string sa 7th fret. Tapos, hindi pa ito, meron ka pang dagdag na ilalagay. Yung hinliliit mo, dadagdagan mo
lagyan mo itong third string sa 9th fret. Okay? Ganyan dapat. So, pagkalabit mo, kakalabit mo yung 4th and 3rd string. And then, 2nd string. And then, yung hinilit mo, pupunta sa 2nd string sa 9th fret. Okay? Pinapagawa ko sa inyo ito dahil gusto kong masanay kayo doon sa shape na ito. Kasi, pagagalaw-galawin nyo yan. Okay? Para masanay yung hinilit nyo pumapatong dumadagdag ng tunog habang ito yung pinakang root na chord. Okay? Itong tatlong string na to. Gagawin nito, patong nyo, third string sa 9th fret, and then second string, and then alis ang hililiit, punta sa second string, 9th fret. And then, bababa ka rito. Okay? Ano to? 4th string sa 7th fret, 3rd string sa 6th fret, 2nd string sa 5th fret. Pero, pagkalabit mo, patungan mo ng hinliliit ang 2nd string, 7th fret. Tapos, kalabit. Pwede patugtugin ang 5th string open. Okay? Tutunog yung tung! Yun. Okay? Sa 2nd string yun. So, yun ang mangyayari. B, nasa B ito. Okay, nagets? Again. Then, A. Nakapatong yung hililiit sa 2nd string, 7th fret. Ayun, ang tunog. And then, tapos, ganun pa rin ang shape. Pagpupunta yung hililiit mo sa 2nd string, 9th fret. Okay? And then, B. Pwedeng ganito ang gawin mo sa B. Ganito pa rin ang shape. Nilagyan mo yung thumb mo pumunta sa 6th string sa 7th fret para tumunog yung B na bass. Mas maganda itong 5th string mo naka-mute. Nalalapatan ng balat ng thumb mo para hindi tumunog. Para pwede mong i-strum. Kung ayaw mo, kung hindi mo kaya yun, edi pipinch mo para naiiwasan yung 5th string. Okay? Tapos, dito pa rin sa shape na ito, kalibitin mo ang 3rd string. And then, yung 3rd string, lalagyan mo sa 9th fret. And then, 2nd string. And then, A flat minor. Okay? And then, naka A flat minor ka, hinilit mo, pupunta sa 3rd string sa 6th fret. Yun, ang tunog. And then, yung middle finger mo pupunta sa 2nd string sa 5th fret. And then, bitaw. Balik, punta ka ng C sharp minor. And then, yun, susunod. Paano yun? Naka C sharp minor ka, kalabit. Punta ang hinliliit sa 2nd string, 7th fret. And then, 1st string kalabitin. Tapos, yung A ulit na meron dito. Tapos, B. Tapos, yung kanina ulit. Then, A flat minor ulit, pero dagdagan mo yung hinliliit dito sa 7th fret sa 1st string. Ayan. Then, bitaw. And then, 2nd string, 7th fret. Then, C sharp minor. Then, balik doon sa itinuro kong naka C sharp minor. Ting, ting! Okay. Then, yung A ulit. And then, habang nakaganto, biglang ipapatong mo yung hinliliit dito sa 1st string. 1st string sa 7th fret. Yon. And then, biglang, ibalik mo doon sa dati mong pwesto. Yan. Yung 2nd string sa 7th fret. Biglang,
Yun, i-slide mo papunta sa 9th fret. And then, bigla kang magma-minor ng A. Ganyan, pwedeng ganyan na lang. So, tapos, sana naman. Ganon. Sana. Yung, ito, kakalabitin mo itong naka-5th fret na 1st, 2nd, and 3rd. And then, 2nd string, 7th fret. And then, bitaw ulit. And then, B. Ma. Yan. Ganon ang mangyayari dito. Gets? Kaya-kaya niya yan, di ba? Juno? Si Juno, kaya yan. Juno, wag mong magtakip, wag mong takpan ng ginagawa ko. Oh, tututugin ko na ng kumpleto, okay? Mabagal lang, para masabayan niyo. So, let's go. A major 7. E. Okay. A major 7. Okay. Chok! A major 7. Seven. B. Okay. A major 7. Pam pam tam pam pam. E. A major 7. Kamali pa. Ito yung pinaka ending. Uy, Juno! Ayan na, D. Sa D na tayo. Bawat sandali na lang. B. Tapos, pagagapangin mo yung B. Dito na. Dito ka na. Okay? B. Tapos, A flat minor. Tapos pupunta rito, C sharp minor. C sharp minor. Tapos pa 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 A na meron ganito. Okay. Muling masaktan. Okay, C sharp minor. A. Tapos, magiging minor. Sana naman B. Yun, ang basic na ginawa ko dun sa arrangement ng nobela. Join the club. So, I hope na nagustuhan nyo at natuto kayo. Okay? Kaya-kaya nyo yan. Ito si Paring Don. Paalam ka na, Juno. Halika. Papaalam. Bye-bye! Ang cute ng bilbil nyo, no? Kalbo. Oh, galit.